sa Quora, AB735. So 45 volts DC yung kanyang DC power supply. At kung makikita nyo sa likod ay wala siyang made in China. Walang nakalagay na made in China. So nasa 130 watts plus 130 watts lang. So pwede siya pang 4 ohms. So paano ko na sabi na pwede siya pang 4 ohms? Dahil yung PT niya ay 2 pairs per channel. 2 pairs din. So dito kayo titingin sa mga nagtatanong dyan kung pwede sa 4 ohms ang isang amplifier. So kapag 4 pieces yan per channel, it means pwede siya sa 4 ohms. So yung issue ng amplifier na ito ay biglan lang daw tumigil yung sound tapos pumutok yung fuse. So may fuse niya na 2 pieces sa siguro sa AC. Sa AC yung fuse. So pagputok, binilhan ng owner ng fuse at sinalpakan. So pumutok uli. So kahit ubusin mo pa yung fuse sa store, so ubos na yung fuse dyan, hindi ito gagana dahil pumuputok, dahil may shorted. So pag pumuputok yung fuse, it means may shorted either sa power transistor or sa diode or pwede rin sa capacitor. At yung nakita ko dito na kulang sa amplifier na ito ay yung kanyang cooler sa heatsink or fan. So pag repair ko ng amplifier na ito, parang bonus na rin para hindi na pabalik-balik yung owner dahil malayo sa lugar namin yung owner, nasa Baruta Ibo daw. So nagdagdag ako dito ng isang fan na medyo may kalakasan ng ugan hangin dahil yung fan niya ay sa likod lang. Isang big at sa isang small. So palabas yung ugan ng hangin. So useless. Dapat paloob yan. Yung isa palabas. Pero dito puro siya palabas. So hindi mahanginan yung heatsink. So prone siya sa overheat, kaya mabilis siyang overheat. At pag whole day yung patugtog ng amplifier na ito ay pwede siyang masunog or ma-overheat dahil wala siyang fan na nakatutok sa heatsink. At lalo na yung heatsink niya ay manipis at wala ring makapal dito sa upper. So pag nag-upgrade ito, siguro mahirap dahil wala siyang heatsink na makapal sa taas. So kung makikita nyo yung diode niya ay iba na dahil in-upgrade ko na. Ito yung stock na niya na diode. So kung makikita nyo, may drawing dyan na parang rectangle na dalawa. Ito kasi yung stock niya na diode. So wala itong lakas. Siguro dito lang, dyan lang sa mga 3 amperes ang diode na ito. So pigil yung amperes niya or yung lakas. Halimbawa nasa 6 amperes ito or 5. So pinipigilan ng 2 or 3 amperes na diode. So pang ano ito, pang microphone, pang tune control o pang maliitan amplifier. So hindi ito bagay sa ganitong kalaking amplifier na 735. Dahil pag niludan mo ito ng deduce 600 watts or 700 watts, so hindi niya masyadong mapagalaw dahil sa liit ng ampere ng diode na ito na pinipigilan yung
ang first ng kanyang power supply. Kaya in-upgrade ko na rin, parang ang bonus na. Dahil pag nagpa-upgrade ka ng ganitong diode, another bayad yan kasama itong pan. So, dahil new year na ngayon, so bonus yung pan at saka yung diode. So, yung kulang lang yung kapasitor dahil hindi pa namin na usapan yung tungkol dito dahil sobrang liit ng kanyang kapasitor at saka fake siya. Nasa 63 lang ito. 63 volts, 12,000 pero masyado siyang maliit. So malamang ang laman nito ay nasa 2,200 lang. So hindi totoo yung naka-print sa kanyang body. At saka dito sa kanyang mainboard, wala na akong pinalitan. Maliban lang sa diode. So isang diode ay 6 amperes. So 4 pieces. So nasa 24 amperes ng diode. So pwede din siyang humataw sa 600 watts or 700 watts na DC or DC. So ito yung kanyang power output transistors na shorted sa kabilang channel dito sa itong channel. So pagdating ng amplifier na ito, hindi na ako nag-test or na gamit ng tester dahil alam kong puputok yung fuse pag nilodan mo ito ng fuse. So yung ginawa ko, tinanggal ko lahat ng transistor at nag-test ako sa board at saka nag-biasing. So maraming klase ng biasing. So yung ginawa ko sa dito ako nag-test sa kanyang terminal. So wala naman siyang DC out. 0.01 siya. Dahil marami yung nagko-complain about dito sa power transistor na fake daw. Dahil pag nilalagay nila sa amplifier ng mga technician, so pumputok yung ganitong mga transistors kasi yung pag-repair nila sa amplifier ay kakulangan sa pagkaintindi kung paano mag-repair dahil hindi sila gumagamit ng tester. So yung ginagamit nila sa pag-test ng defective parts ay ang kanilang mga mata. So tinitingnan lang ganito, so halimbawa wala siyang pagkasunog, so okay daw yan dahil tinignan lang ng mata. Tapos halimbawa dito sa kabilang channel may mga sunog, so papalitan lang yung mga sunog tapos okay na daw. So hindi sila gumagamit ng tester at hindi sila nagbabayasing. Yan yung mga mali na mga technician at saka yung mga nag DIY sa mga kanilang mga amplifier at saka sa mga nagtatanong na owner ng amplifier yung may plan na mag DIY. Tanong nila kung may sunog daw, pwede daw palitan. Halimbawa dito may sunog, so lahat daw ng sunog papalitan lang. So yan ang hindi magandang idea dahil yung mga mata natin ay hindi makita ng mga defective parts at hindi tayo magsasabi na sira ang isang pisa maliban sa tester. So yung makapagsabi lang na sira yung isang amplifier o yung mga pisa yung tester. So dapat gumamit kayo ng tester para 100% na ma-trace yung sira at saka wala ng back job. Dahil marami nagre-reklamo na may back job sila dahil hindi sila gumagamit ng tester dito sa motherboard or mainboard. At saka yung mga store, sinasabihan nila na fake daw yung bintang transistor dahil mabilis daw masunog. So kahit original pa yung transistor na nabili nyo, kung hindi kayo gumagamit ng tester, so masusunog agad yan kahit ubusin nyo pa yung transistor sa mga stores. Halimbawa, bilhin nyo lahat ng transistors tapos isalpak nyo sa ganitong amplifier na hindi kayo na gumagamit ng tester, so uubusin niya kahit isang daan pa yan na transistor. Pwede niyang sunugin dahil yung ginagamit nyo sa pag-repair ay ang mata. So,
good idea yung pag-test ng mata lang or kung ano lang yung makikita mo dito sa board, ay yan lang yung papalitan mo. So napaka-importante na gumagamit tayo ng tester sa pag-repair ng amplifier. So kung may natutunan kayo sa video ito, don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell. So this time, mag-play ako ng music patunay na gumagana itong amplifier. So na-play na yung cellphone, tapos i-on yung volume. So yun, umilaw na. Yun, lumagatik yung relay. It means na nag-function na siya. So yan, kung maririnig nyo, maliit lang yung volume. Masyado na siyang malakas dahil sa in-upgrade ko na diode. So yan yung patunay na gumagana na itong amplifier. So ready for pick up na ito. Siguro mamaya or tomorrow, kukunin na ito ng owner. At saka isa pang test sa pag-repair ng amplifier, yung kung mainit yung heatsink or yung power transistor, it means na may shorted pa rin siya. Pero ito wala, okay na.